Khalil TV. Si Vince, ang half-brother ni Gabriel, ay sinubukan akong kidnapin. Napakaswerte ko na nagawa kong tumalon palabas ng sasakyan bago siya may maaaring gawin sa akin ng anumang bagay, sabi ko kay Madam Stella. Ang mga panginginig ay dumadaloy sa aking gulugod habang naglalaro ang alaala sa aking mga iniisip. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakatakas ako sa pagkakahawak ni Vince nang hindi nasaktan. Iniisip ko kung ano ang maaaring mangyari sa akin kung hindi dumating si Lady Ravenwood sa oras, at inihatid ako ni Vince sa loob ng kotse. I wonder if Vince planned to kill me or just want me to be the hostage para makuha niya ang gusto niya. Natutuwa akong may tumulong sa iyo. Bulalas ni Madam Stella na pinupunit ang landas ng pag-iisip ko. Natuwa rin ako, hindi ko maipahayag kung gaano ako nagpapasalamat na nakaligtas ako sa araw na ito. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa papa mo kung nasaktan ka. Nagpakawala siya ng isang malalim at nakakainis na buntong hininga. Pinag-alala mo kaming lahat nang hindi ka bumalik pagkatapos mag-grocery. Nagpatuloy si Madam Stella sa kanyang mataas na tono. Kailangan kong ilayo ang wireless na telepono sa aking mga tainga upang maprotektahan ang aking eardrum. Ngayong binanggit ni Madam Stella ang papa, naalala ko na kailangan ko siyang makausap. Napakaraming bagay ang kailangan kong pag-usapan sa kanya, at kasama na rito si Vince at kung paano niya ako sinubukang patayin at si Gabriel. Kapag sinabi ko kay Papa ang tungkol dito, magagalit siya na hindi ko agad sinabi sa kanya. Tiyak na lilipad siya sa Britanya sa loob ng 2 linggo at kukuha siya ng 12 bodyguard para bantayan ako. Ganyan talaga ang gagawin ng Papa ko. Bumuntong hininga ako at nagpa siya na tawagan ko siya ng madaling araw. Buong magdamag akong inilabas ang lahat ng lakas ng loob ko para gawin ito. Tama si Lady Ravenwood, Beatrix, dyan ka nalang magpalipas ng gabi. Masyadong delikado kung pipilitin mong umuwi ng ganitong oras. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip ng kapatid ni Gabriel. I want you to be safe. Nai-imagine ko si Madam Stella na pabalik-balik sa loob ng kanyang opisina na may pag-aalala sa kanyang mukha. I was so sorry that I made her so much trouble today. Bumuntong hininga ako at hinintay siyang matapos ang kanyang sermon bago ko kinuha ang pagkakataong magsalita. I feel bad for not being with Faith tonight but Lady Ravenwood and you are right. Hindi ako makakauwi sa ganitong oras. Kaya naman napagdesisyonan kong umuwi na lang muna sa umaga. Sa ngayon, magpapalipas muna ako ng gabi dito sa Claymore Mansion. Good girl, mag-ingat ka, ibibigay ko kay Elisa ang phone. Sabik siyang kausapin ka. Sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Tapos may narinig akong nagmamadaling yabag sa background at ilang segundo pa ay narinig ko ang nag-aalalang boses ni Elisa na nagtatanong kung ayos lang ba ako. Sinabi ko sa kanya na ayos lang ako, at buti na lang wala akong pinsalang nagbabanta sa buhay. Sinabi ko din sa kanya kung ano ang eksaktong detalye na sinabi ko kay Madam Stella. Tahimik lang si Elisa habang nakikinig sa kwento ko. Kung nakikita ko lang ang ekspresyon niya ngayon alam kong may malalim na pagkunot ang noo niya. I told her everything that I could recall except the part na si Lady Ravenwood talaga ang mother ni Gabriel. Sasabihin ko sa kanya sa ibang pagkakataon. Hindi ko maipaliwanag ang lahat habang nasa telepono. Gaya ng inaasahan, nag-alala ang matalik kong kaibigan. Kailangan talaga makulong ni Vince sa loob ng isang mental institution. Ang mga kilos niya ay saktong perpektong kahulugan ng isang lalaking may sakit sa pag-iisip. Sana lang ay mahuli siya agad ng mga pulis. Hindi siya titigil maliban kung papatayin kanya o si Gabriel. Sabi ni Elisa sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Inaayos na ito ng mga pulis. May nakakabit na tracking device sa sasakyan kaya hindi na magtatagal bago siya mahanap. Nang matapos ang tawag at sinigurado sa akin ni Elisa na ang aking maliit na anghel ay payapang natutulog sa kanyang kama ay pinatay ko ang telepono. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at ibinalik ang telepono sa ibabaw ng night table. Nakangiting tinungo ko ang kama kung saan natutulog si Vienna at yumakap sa kanya. Habang nakahiga ako sa tabi ng aking anak, bumalik sa isip ko si Gabriel. Napawi ang ngiti sa labi ko. Bumalik ang pag-aalala na naramdaman ko kanina. Sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa sa huling pagkakataon. Sana lang kung nasaan man siya ngayon, ligtas siya. Ipinagdarasal ko na sana ay hindi gumawa ng masama si Vince sa kanyang half-brother. Dahil kung saktan man niya si Gabriel, hahabulin ko siya kahit sa pinakamalalim, pinakamadilim na bahagi ng impyerno para makaganti. Malibang isipin ni Vince na hinding-hindi ako gagawa ng paraan para pigilan siya. Nagkamali siya. Ginawa niya ang pagkamatay ni Vienna. Sinubukan niyang patayin kami ni Gabriel. Ito ay sapat na para sa huling dayami.
Hindi ko kayang panuorin siyang sirain ang pamilya ko nang walang ginagawa. Hindi ko kayang makitang naghihirap ang mga mahal ko sa buhay. Kailangan kong gumawa ng isang bagay para protektahan sila. Napatitig ako sa maliit na anghel sa tabi ko at nagsimulang lumuha ang aking mga mata. Hindi ako makapaniwala na buhay ang aking anak. Ang sandaling ito ay isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Bumibigat ang talukap ko. Bago ko pa nga namalayan ay nakatulog na ako sa pagkakayakap ni Vienna. Alas 6 na ng umaga nang magising ako. Ang unang sumalubong sa paningin ko ay ang malaanghel na mukha ni Vienna. Ilang beses kong kinusot ang mga mata ko para masigurong hindi ako nananaginip. Namilog ang mga mata niya. Mama, mahina niyang sabi. Nakangiti ang cherry lips niya. Ito ay totoo, hindi lang ito panaginip. Good morning, Vienna. Hinila ko siya sa braso ko at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap niya ako pabalik na may katumbas na init. Hinalikan ko siya sa mga templo bago siya pinakawalan. Ngayon ay makikita natin ang baby sister mo na si Faith. Kamukhang kamukha mo siya, Vienna, at sigurado akong mamahalin mo siya. Baby, sister, yes, Faith is your younger sister. Pupunta tayo sa Madam Stella's estate para makita mo siya. Lumiwanag ang mukha ni Vienna. Nanlaki ang mga mata niya at napako ang kilay niya sa kisame. Ito ang unang beses na nakita kong ganito kaliwanag ang mukha niya. She looked so happy and excited at the same time. Bumangon ako sa kama at binuhat siya hanggang sa dumikit ang mga daliri niya sa sahig. Shall we prepare now? Excited na si mama na makita ang baby sister mo. Sabik na tumango si Vienna. Gumapang ang kanyang mga labi sa isang banayad ng ngiti. Excited niya akong hinila papuntang banyo at sumunod naman ako sa likod niya, natatawa. Pagkatapos kong paliguan si Vienna ay pinalitan ko siya ng floral dress na may puff sleeves na nagustuhan niya. Naningkit ang mga mata niya habang pinagmamasdan ang refleksyon niya sa salamin. Siya ay isang kaibig-ibig na bata. Tinali ko ang buhok niya ng naka-ponytail at tinali ang isang ribbon sa ibabaw. Nagustuhan din niya. Ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang matamis na ngiti nang ang kanyang tingin ay lumipat sa pink na ribbon na nakasecure sa kanyang mga kulot. Thank you, mama. Nahihiyang bulong niya pagkatapos lumingon sa akin. Nauutol man siya sa tuwing nagsasalita siya, good sign pa rin iyon na gumagaling na siya. Hindi nagtagal bago siya makapagsalita ng matatas. Binigyan ko siya ng isang ngiti na sapat, upang magampanan ang sikat ng araw na tumatagos sa salamin mula sa sahig hanggang sa kisame na salamin na bintana. Welcome, Vienna. Sumagot ako. Tinitigan ko siya ng may pagmamahal at lambing. 1 year old pa lang siya nung huli ko siyang nakita. The years seems to travel faster and now she's big girl. Years have stolen from us pero hindi ko na iniisip. Ang mahalaga ay buhay siya. Binuksan ko ang telebisyon at pumili ng channel ng bata. Umupo siya sa ibabaw ng kama at sumandal sa headboard. Nakatuon ang kanyang tingin sa palabas. Bago ako pumasok sa banyo ay tinignan ko siya sa huling pagkakataon. Nang makita kong magiging maayos siya saglit na wala ako, humakbang ako papunta sa pinto ng banyo at binuksan ito. Sumalubong sa paningin ko ang maluwag na banyo. Pagkapasok ko, hinubad ko ang damit ko at lumukso sa ilalim ng shower. Ilang minuto pagkatapos kong maligo at magpatuyo ng buhok, lumabas ako ng banyo na nakasuot ng maluwag na t-shirt at maong na jeans na bigay sa akin ni Claire. Nakaupo pa rin si Vienna sa kama. Nakadikit ang mga mata niya sa telebisyon. Biglang napalingon ang tingin niya sa direksyon ko nang makarinig siya ng mga yabag. Pinatay ko ang telebisyon at tinulungan si Vienna na bumaba sa kama. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga daliri sa aking mga daliri habang kami ay lumipat sa pinto, sa mahabang pasilyo, at pababa ng hagdan kung saan matatagpuan ang kusina. Nakangiting bati ni Claire nang makarating kami sa kusina. Nakaupo siya sa isa sa mga upuan. Naghanda siya ng husto. Ang kanyang lavender dress na suot niya ngayon ay mukhang maganda sa kanyang walang kapintasang puting balat. Ang kulay ay nagpalabas sa kanya na mas bata kaysa sa kanyang tunay na edad. Maging ang kanyang golden brown na buhok ay maayos na nakaipit sa kanyang batok. Si Lady Ravenwood ay ang ehemplo ng kagandahan at pagiging perpekto ng kabataan habang nakaupo siya doon sa mesa. Lumingon siya kay Vienna at mas lalong lumawak ang ngiti niya. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi, Vienna? Mahinang tanong niya. Lumawak ang mga labi ni Vienna sa isang masiglang ngiti at tumango. Umupo siya pagkatapos kong hilahin siya ng upuan. Nang makaayos na siya, kinuha ko ang upuan sa tabi niya. Nakahanda na ang sasakyan na gagamitin natin para makarating sa estate. Sinimula ni Claire habang hinihintay na matapos ang mga katulong sa pagdadala ng lahat ng pagkain sa mesa. Lalapit sa amin ang mga bodyguard para matiyak ang aming ligtas na paglalakbay. Ang magandang balitang iyon ay nagpapataas ng aking kalooban. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat, Claire. Sa unang pagkakataon tinawag ko ang pangalan niya. Umiling siya. You don't have to thank me, Monica. We are a family, di ba? She added brightly kung saan tinanguan ko ang ulo ko. Yes, we are family.
Inulit ko, the words made my heart overflow with emotion. Parang kakaibang marinig ito sa unang pagkakataon, ngunit napakasarap sa pakiramdam na hindi ko mailarawan ang pakiramdam sa mga salita. Speaking of family, I wonder kung kailan babalik si Gabriel. Gusto kong makita ang ekspresyon niya kapag nakita niya si Vienna. Magiging masaya siya. Ang masaya ay magiging isang maliit na pahayag. Magugulat siya na hindi niya ginawa noon. Pero sa ngayon, ang dapat kong alalahanin ay ang pag-uwi. Hinihintay ako ni Faith, sana ayos lang siya habang nasa daan kami. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, at nilagyan ng pagkain ang plato ni Vienna. Tahimik siyang kumain. Inihain ko ang plato ko na may kasamang pagkain at nagsimula na rin akong kumain. Alas 7 na ng umaga nang umalis kami sa Claymore Mansion. Sa loob ng van, umupo ako malapit sa bintana at katabi ko si Vienna, nakasandal ang ulo sa balikat ko habang nakapikit. Si Lady Ravenwood ay nakaupo sa tabi ng aking anak, ang kanyang mga mata sa bintana, nakatingin sa magandang tanawin na aming nadaanan. Binagtas ng bulletproof van ni Lady Ravenwood ang highway sa ilalim ng magandang asul na kalangitan. Sa likod ng van ay may kalahating dosen ng bodyguard na nagmamaneho ng kanilang mga pribadong sasakyan. At pagkatapos ay nagmamaneho sa unahan ng van na nakasuot ng itim na jacket ay ang security team na nakasakay sa kanilang mga motorsiklo. Hindi nagbibiro si Lady Ravenwood nang sabihin niya sa akin na mag-e-employed siya ng isang dosen ng bodyguard. Sa dami ng security guard na nakapaligid sa van, I wonder if Vince even tried to come near us. Kung maglakas loob siyang sumubok sa ganitong sitwasyon, siya na ang pinakamatapang na lalaking nakilala ko. Pero knowing Vince, I bet he would not dare risk his life at this moment. Hindi siya tugma sa isang dosen ng experienced men na nagtatrabaho sa pinakamahusay na security agency. Masyadong nakakaakit ng pansin ang van na napapalibutan ng mahigpit na kadena na seguridad. Itinabi ng mga taong nakakakilala sa insignia ng sasakyan ng kanilang sasakyan para makadaan muna kami. Walang alinlangan, ang pamilyang Ravenwood ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang marangal na pamilya sa bansa. Sila ay isa ring malapit na kamag-anak ng reyna na namumuno sa Britanya. Well, ngayon ko lang napagtanto ang katotohanan pagkatapos kong hanapin ito sa internet. Napabuntong hininga ako, napasubsob ako sa malambot na cushion seat. Okay lang matulog. Ligtas sana kami dahil marami kaming bodyguard. Anyway, aabuti ng isang oras bago kami makarating sa aming destinasyon. Dapat kong gamitin ang oras para magpahinga. Ibinaba ko ang braso kay Vienna at hinila siya palapit. Napakasarap sa pakiramdam na nakaupo siya sa loob ng sasakyan kasama siya sa tabi ko. Pumikit ako at natulog hanggang sa makarating kami sa Madam Stella's estate. Bumukas ang dambuhalang bakal na pintuan ng Marangyang Estate. Ang langit-ngit ng mga metal at ang tunog ng mga boses ang gumising sa akin mula sa mahimbing kong pagkakatulog at ang aking mga mata ay bumukas. Maayos na pumasok ang van sa malawak na pathway hanggang sa huminto ito sa harap ng bahay. Vienna, lumingon ako sa aking anak sa oras upang makita ang kanyang magandang asul na mga mata na nakabukas. Nandito na tayo, malapit mo nang makita ang baby sister mo, si Faith. Mahinang sabi ko at nasaksihan kung paano nagliwanag ang inaantok niyang mga mata sa pagbanggit ng kanyang nakababatang kapatid. Kinusot niya ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga daliri hanggang sa mawala ang kanyang antok. Saka siya umayos ng upo. Lumawak ang leeg niya habang nakatingin sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang pagmasdan ng kanyang mga mata ang malawak na damuhan kung saan kamangha-mangha ang pagkakaayos ng mga palamuti. Maaaring hindi nagsalita si Vienna, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang kanyang excitement. Si Milton, ang butler/driver ni Lady Ravenwood, ay lumabas sa driver's seat at binuksan ang pinto at tinulungan siyang makalabas ng van. Lumipat ang butler sa tapat at pinagbuksan kami ng pinto. Inalalayan niya si Vienna palabas ng sasakyan. Nang makatayo siya ng tuwid, lumingon sa akin si Milton at hinawakan ang kamay niya bilang suporta. Salamat, Milton. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay niya. Nang dumampi ang mga paa ko sa sahig, dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ko. Magalang siyang yumuko at pumasok sa sasakyan para maiparada niya ito ng maayos. Hinawakan ko ang kamay ni Vienna at binigyan siya ng isang nakakapagpalakas ng ngiti habang dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng mansyon. Lumakad din si Lady Ravenwood sa tabi namin. The moment I pushed the door open, nanlaki ang mga mata ko at tumama ang kilay ko sa kisame. Alexander Gonzalez, ang aking ama ay nakaupo sa mahabang Victorian sofa. Nang makita niya akong papasok sa pinto, mabilis siyang tumayo sa kinauupuan niya at humakbang patungo sa direksyon ko. Kinailangan kong kumurap ng ilang beses para lang masigurado kung totoo siya. Beatrix, tawag niya at hinila ako sa braso niya nang makarating siya sa kinatatayuan ko. Papa, nawala ako sa ulirat at niyakap siya ng mahigpit. Hindi ako makapaniwala na nandito siya. Walang nagpaalam sa akin na pupunta siya dito ngayon. Pero masaya ako na dumating siya. Napaka-assuring ng presensya niya.
Nang palayain niya ako ay nabaling agad ang atensyon niya kay Vienna na hinihila ang laylayan ng t-shirt ko habang nakatago sa likod ko. "You must be Vienna, my beautiful granddaughter." Malumanay niyang sabi at binigyan siya ng matamis na ngiti na nagpakinang sa kanyang mga mata sa pagmamahal. Nagulat ako matapos marinig ang address ni Papa kay Vienna gamit ang kanyang tunay na pangalan. Nagtataka ako kung paano nalaman niya ang tungkol sa pangalan ng kanyang apo, ngunit higit sa lahat nagtataka ako kung bakit siya nagpa siya na lumipad sa Britanya tulad ng isang short notice. Ibig sabihin alam na niya ang totoo. Napahigpit ang mga daliri ni Vienna sa aking t-shirt. Ang kanyang malalapad at hindi kumikislap na mga mata ay matamang nakatingin kay Papa Alexander. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito, at natural ang reaksyon niya. "Don't be scared, Vienna, it's Grandpa." Mahinang sabi ko at pinagmasdan siyang maingat na humakbang pasulong. "Come to Lolo and give him a bear hug." Paniniguradong sabi ni Papa. Lumuwag ang pagkakahawak ni Vienna sa t-shirt ko hanggang sa bumitaw siya. Tumakbo siya palapit kay Papa Alexander at niyakap ito. "Lolo," nahihiyang bulong niya at ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg nito. Halos bumagsak ang aking mga luha habang pinagmamasdan ang aking ama na buong pagmamahal na niyakap ang aking daughter. Walang tanong sa akin si Papa, which means alam niya na si Vienna ang long-lost daughter ko. Naagaw ng atensyon ko ang mahinang galaw mula sa hagdan. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Elisa sa taas ng hagdan na may protective na nakapulupot sa mga braso ni Faith. Si Madam Stella ay nakatayo lang sa tabi ni Elisa. Nagningning ang mga mata ng kaibigan ko, nakaawang ang labi niya. Muntik na siyang mapatalon pababa ng hagdan nang lumipat ang tingin niya sa akin. Kung hindi niya hawak ang aking anak, sigurado akong tumakbo na siya pababa ng hagdan. Naiinip akong naghintay hanggang makarating sa ibaba ng hagdan ang best friend ko. Sa sandaling tumuntong ang mga paa niya sa sahig ay tumakbo ako papunta sa kanya, at dahan-dahang kinuha ang aking anak at dinala sa aking mga bisig. "I haven't seen Faith for a single night and yet parang ilang linggo ko na siyang hindi nakikita." Isang pakiramdam na tanging mga ina lang ang nakakaintindi. Gustong sumabog ng puso ko sa mga emosyon habang hawak ko siya sa braso ko. Nanlaki ang kanyang napakagandang asul na mata at nakabuka ang kanyang cute na labi. Tuwang-tuwa niyang pinaglaruan ang kanyang mga daliri at dinampi nito ang aking pisngi. Tuwang-tuwa si Faith Vienna nang makita ako. Sabi ng ekspresyon niya, "I was so happy to see her too that the word happy wasn't enough to describe how I feel now." "Namiss ka ni Mama, baby." Bulong ko at ginawaran ng halik ang kanyang mga templo. Napahagik-gik siya nang bumaba ang labi ko sa nakataas niyang ilong. Nalipat ang atensyon ni na Madam Stella at Elisa sa kinatatayuan ni Lady Ravenwood na nasa tabi niya ngayon si Vienna. Bakas ang pagkabigla sa kanilang ekspresyon habang ang kanilang mga mata ay nagpabalik-balik sa pagitan ng mga babaeng nakatayo sa tabi ni Alexander Gonzalez. Hindi ako sigurado kung kaninong presensya ang mas ikinagulat nila. Si Vienna ba ay isang splitting image ni Gabriel o si Lady Ravenwood, isang maimpluwensyang anak na babae ng Duke na lubhang nakakaapekto sa kanila. Ngunit pareho silang nanumpa ng mabaling ang atensyon ni Lady Ravenwood sa kanila. "Good morning, Lady Ravenwood." Sabay-sabay na bati ni Madam Stella at Elisa kay Claire habang gulat na gulat pa rin. "Good morning." Bati pabalik ni Lady Ravenwood. Lumawak ang labi niya sa isang magiliw ng ngiti. Hindi ako nakapagsalita ng ibang salita nang tumakbo sa akin si Vienna. Nagningning sa tuwa ang malalaking mata niya habang nakatingin sa baby sa aking mga bisig. "Baby," bulalas ni Vienna, hindi kumikislap ang mga mata na nakatitig sa akin. "This is your younger sister. Her name is Faith." Masayang sabi ko sa kanya. Napabuntong hininga si Vienna. Inabot ng kanyang mga daliri upang marahan na hawakan ang baby na may pagtataka sa kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko habang pinagmamasdan ang mga anak ko. Ilang taon akong naghintay para mangyari ito. Halos kumpleto na kami ngayon but Gabriel is not around. How I wish nandito siya ngayon para makita niya si Vienna at Faith na magkasama. Ang tanawin ay malalim na makakaantig sa kanyang puso tulad ng ginawa nito sa akin. Napalunok ako ng mariin at pilit na sumilay ang ngiti sa labi ko. Isang luha ang lumabo sa aking paningin at pinahid ko ang nagbabadyang luha. Kung nandito lang si Gabriel, makikita niya ang emosyonal na eksenang ito. Siguradong iiyak din siya. Itinaas ni Vienna ang kanyang mga daliri at marahang hinawakan ang maliliit na kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Nagliwanag ang pagkamangha sa kanyang mga mata habang ang kanyang labi ay hindi mapigilang mapangiti. "Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito." Ang panunood sa eksenang mahiwagang naglalahad sa harap mismo ng aking mga mata ay napuno ng bugso ng damdamin ang aking puso. That moment, para akong nasa langit. Heaven na matagal ko nang hindi naramdaman matapos kong isipin na namatay si Vienna sa isang aksidente dahil sa akin. "Can I kiss her?" Tanong ni Vienna, nagmamakaawa ang malalawak niyang mata habang nakatingin sa akin.
Of course, Vienna. She's your younger sister. You could kiss her as much as you like. Sagot ko at pinagmasdan ang kanyang matingkad na asul na mga mata na lalong lumiwanag. Thank you po, Mama. Mahinang sagot niya, gumapang ang pamumula sa kinis ng pisngi niya. Ibinaba ko si Faith hanggang sa maabot siya ni Vienna. Faith, mahinang sabi ni Vienna. Ang kanyang magandang asul na mga mata ay napako sa maliit na batang babae sa kanyang harapan. For the first time since we met, narinig ko siyang nagsalita ng hindi nauutal. Gusto ko siyang yakapin sa gulat pero ayoko namang sirain ang magandang sandali, kaya pinanood ko na lang siyang maglatag ng isang malambot na halik sa mga templo ni Faith. Nang iangat ko ang aking ulo, nahuli ko ang lahat na nakatingin sa amin na may panaginip na tingin, na antig sa eksena ng kanilang nasaksihan. Tumikhim si Papa pagkatapos niyang makarecover. Naanod ang mga mata ko sa kanya, at nakita kong malungkot ang ekspresyon niya. Gusto ka naming makausap ni Lady Ravenwood ng private, Monica. Seryosong sabi niya nang mahuli niya akong nakatingin sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at tumango. Alam kong gusto niya akong kausapin. Napakaraming bagay na dapat niyang malaman at ang una sa aking listahan ay sabihin sa kanya ang tungkol sa aking daughter. Dahan-dahang pumunta sina Papa Alexander at Lady Ravenwood sa library. Pinanood ko silang maglakad palayo hanggang sa makarating sila sa pinto at pumasok sa loob. Pagsara ng pinto, doon ko nabaling ang atensyon ko kay Madam Stella at Elisa. Huwag kang mag-alala, sasamahan namin ni Elisa ang mga bata, sabi ni Madam Stella. Tiningnan ko si Elisa kung ayos lang. Binigyan niya ako ng isang malambot, nakakapanatag ng ngiti at tumango. Salamat. Nagpasalamat ako sa kanilang dalawa. Maingat kong inilagay si Faith sa mga bisig ni Elisa bago lumingon kay Vienna. I will back, darling. Mama needed to talk to Lola at Lolo. Tumango si Vienna bilang pag-unawa. Matapos hawakan ang kamay ni Madam Stella, tinungo nila ang pinto para makalanghap ng sariwang hangin sa labas ng hardin. Binuksan ko ang pinto ng library. Pumasok ako sa loob saka isinara ito sa likod ko. Si Lady Ravenwood ay nakaupo sa mahabang rectangular table, at si Papa ay nakaupo sa tapat niya. Nang marinig nila akong pumasok, napatingin silang dalawa sa akin. Huminga ako ng malalim at inilabas ang lahat ng lakas ng loob ko para simulan ang paliwanag ko, ngunit bago ko pa mabuksan ay nagsalita na ang aking ama. Alam ko na ang lahat, mahinahon niyang sabi. I was expecting na magagalit siya sa akin dahil hindi niya sinabi agad but instead he was surprisingly cool. Maupo ka at ipapaliwanag ko ang lahat. Dagdag niya at sinenyasan akong umupo sa bakanteng upuan sa tabi niya. Masunurin akong sumunod. Nang makaupo na ako ay muli siyang nagsalita. Sinabi na sa akin ni Lucas Nicolas ang lahat. Casual niyang sabi na tinutukoy ang matalik na kaibigan ni Gabriel. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Bakit sasabihin ni Lucas kay Papa ang tungkol dito? Napakurap ako ng ilang beses, iniisip ang dahilan sa loob ng utak ko ngunit hindi ko mahanap ang tamang sagot. Nagpakawala ako ng malalim na buntong hininga at sumuko. Parang nabasa ni Papa ang iniisip ko, paliwanag niya. Ako ang kumuha kay Lucas sa isang investigation agency para bantayan niya si Vince. Isa pang wave ng shock ang tumama sa akin. So inimbestigahan ni Papa si Vince. At ang matalik na kaibigan ni Gabriel na si Lucas ay isang secret agent or something. Ilang beses ko nang nakita si Lucas at tiyak na mukhang misteryoso siya, ngunit hindi ko naisip na isa siyang agent. Akala ko sa mga nobela at movie lang umiiral ang mga secret agent. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nakakagulat na revelations na ito. Hindi ko man lang inaasahan ito. Umayos ang likod ko pagkatapos huminga ng malalim. Itinuon ko ang aking atensyon sa aking ama habang hinahanda ang aking sarili para sa isa pang nakakagulat na balita. I want to ensure you and Gabriel are both safe. That's why I hired Lucas Nicolas to keep an eye and watch your every move. Palihim akong binibigyan ni Lucas ng report kung ano ang nangyayari sa paligid mo, at doon ko nalaman na may pakana pala si Vince laban sa inyo ni Gabriel. Huminga siya ng malalim saka nagpakawala ng hininga bago nagpatuloy. Inutusan ko si Lucas na panoorin ang bawat kilos ni Vince, at naghanap ng ebidensya na nagpapatunay na sinubukan kanyang patayin, at ang asawa niyang si Angela ay kasabwat. Matapos ang isang linggong pagsubaybay kay Vince ni Lucas ay wala siyang mahanap na matibay na ebidensya. Pero sa sobrang dedikasyon, sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap sa isang mas mahalagang katotohanan, natuklasan niyang buhay si Vienna. Kalmado ang ekspresyon ni Papa, ngunit kumikinang sa tagumpay ang matengkad na itim niyang mga mata. Nang biglang lumipat ang tingin ko kay Lady Ravenwood, nahuli ko siyang matamang nakatingin kay Papa. Hindi man lang siya nagulat habang nakikinig sa paliwanag nito. Naiintindihan ko na ang ama ay higit pa sa lahat ng ito, ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit si Lady Ravenwood ay nasangkot din dito. Aside of course sa pagiging mother ni Gabriel. At dito na po, nagtatapos ang part 56 ng ating kwento.
Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.